Paano mo nalaman na nandito kami? Hindi na importante. Kailangan makausap ko ka. Ano binabalak mo? Bakit mo kami pinuntahan dito? Kailangan umalis kayo dito kagad. Bakit kami makikinig sa'yo? Nanganganib ang mga buhay niyo, Amanda. Paano nanganganib? Inutusan ako ni Domingo na pasabugin ang bahay na ito ngayong gabi. Kaya kung gusto niyo, umalis na kayo kagad. Wala nang oras. Kailangan agad-agad umalis na kayo. Bakit namin paniniwalaan ang sinasabi mo? Dahil nagsasabi ako ng totoo. Eh bakit man gagawin yon? Wala sa pagkatao mo nagsasabi ng totoo. Kailangan magtiwala kayo sa akin. Dahil ginagawa ko to kahit na alam kong mapapahamak ako. Napapahamak mo ang buhay mo dahil sa amin? Kaduda-duda yata yung sinasabi mo na yun. Wala na tayong panahon para magdudahan. Kailangan sundin nyo na lang ang sinasabi ko. Wala kaming rason para maniwala sa'yo. Malis ka na. Ginawa ko ang dapat gawin. Kaya kung may mangyari na sa'yo, wala nang sisihan. Maluba ang kalagayan niya. Asan ang anak niya, si Dr. Rafael? Nasa Maynila ho si Doktor eh. Ako, eh kailangan natin dalhin siya sa Maynila sa lalong madaling panahon. Mas kumpleto ang kagamitan doon. O sige ho, kung kinakailangan, dala natin. O sige, nurse! Hello? Hello, Ismael. Selina, nasa ka? Bulacan. Ano tong balita? Ano nangyari? Hindi maganda. Anong hindi maganda? Anong ginagawa mo? Ano ka ba? Puro ka naman tanong eh. Selina, sagutin mo ang tanong ko. Ano nangyari sa lakad mo? Walang nangyari. Wala si Via. Ha? Sinabi ko naman sa'yo, huwag mo na ituloy mga binabalak mo. Wala kang mapapala riyan. Pwede ba wag akong sisihin mo? Eh, sino ba nagpasimuno nito? Wala akong panahon para pakinggan ang mga arya mo, ha? Etong pakinggan mo. Abangan mo nga si Via, baka dumating dyan. Si Via? Anong gagawin ni Via dito? Hindi tayo nakakasiguro kung anong pwede niyang gawin. Sino, umalis tayo dito. Ayoko na rito. Ismael, huwag mo kong daanin ang mga kaduwagan mo, ha? Itong pakinggan mo, gawin mo na lang sinasabi ko. Abangan mo si Via dyan. Eh, ano gagawin ko pag dumating siya rito? Sino yung pupunta rito? Eh, kuya, wala. Yung kaibigan ni Selina, pinagbibili lang niya sa akin. Sige, kuya. Pwede ba magpahinga na muna tayo? Baka sinusundan pa tayo, Gabriel. Hindi, mukhang wala naman. Sige, pahinga muna tayo. Bakit may nagpaputok ng baril? Eh, Gabriel, bumulik na lang kaya tayo para malaman natin. Wag. Baka nandun ba yung tao nagpaputok ng baril? Sino kaya yung mga yun?
tayo pwede mong magtabi. Kailangan iligtas natin si Tita Carmen. Via, ano ang laban natin kay Selena? Ha? Selena? Nasa bahay? Selena? Gabriel, at hindi mo sinabi sa amin na nandun si Selena sa bahay. Sana hindi natin iniwan si Tita Carmen. Siya mismo ang gusto mong paiwan. Wala akong magawa. At siya rin nung nagsabi na mas ligtas ang buhay niya kung wala ka doon. Wala akong magawa. Ano ba baka naman si Ma'am na yung tinamaan ng mga paputok na yun eh? Sabi ko na nga ako eh, yung ko na talaga siya iwanan eh. Dasal na lang natin na walang masamang nangyari sa kanya. Sila pupuntang Nueva Ecija. O bakit sila pupuntang Nueva Ecija? Napagkasunduan nila ni Kuya Gabriel na pumunta muna doon dahil nanganganib ang buhay nila kay Selena. Pupuntahan natin sila. Baka kailangan nila ng tulong natin. Anong tulong na naman yan? Pupuntahan ko sila Magda. Nanganganib ang buhay niya kay Selena. Ay! Ano ka ba? Ha? Bakit inuuna mo yung squatter na yun kaysa sa pamilya mo? Ano ka ba naman, Edward? Nanganganib ang buhay ng mga kaibigan mo ko! Hindi mo na ako pwedeng pigilan pa! Ano ba? Lalaban ka? Eh, huwag na sasaktan ako! Kapag may nangyari na sa mga kaibigan mo, hindi ko mapapatawad yung sarili ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Via. Si Selena may kagagawa ng paghihirap na lahat ng tao dito. Lahat ng tao nadadamay ng dahilan sa akin. Hayop ng silinang yan. Nang dahilan sa pera na gagawa niya maging masama. Bakit hindi na tayo pumunta ng pulis? Hindi natin pwede gawin yung Berta. Malalagay sa panganib ang buhay ni Don Fernando. Ito sabihin na natin lahat. Yung totoo. Medyo mahirap yung Via. Hindi ako nakakatiyak na matutuwa siya kapag nakita kanyang buhay. Bakit? Dahil pinaghihinalaan niya si Domingo ang tunay mong ama. Domingo? Sino si Domingo? Teka. Siya ba yung nahuli ng daddy ko sa kwarto nila ni Nanay Magda? Bakit, Gabriel? Nagkaroon ba ng relasyon ng mami ko at si Domingo dati? Hindi ko alam. Paano mo sabi hindi mo alam? Bakit sinasabi mo sa akin maaari ako pagdudahan ng daddy ko? Yung pagkatao ko? Pasensya na, Via. Pero ganun ko. Kung may nalalaman ka naman yun, please, sabihin mo sa akin. Via, huwag muna itong isipin mo. Isipin muna natin kung anong gagawin natin, kung saan tayo pupunta. Gabriel, pwede? Kahit saan tayo makarating, maghanap naman tayo ng telepono.
yung pwede natin tawagan si Ma'am Carmen. Ha? Sige. Saan bago kumagat ang liwanag, ipasabog na natin yung bahay nito. Magkakaintindihan ba tayo? Ayoko na may papalpak sa inyo. Observahan muna natin. Ngayon, pag hindi pa lumuwag yung hinga mo, yung paghinga mo, within 24 hours. Si Dr. Brinkley! Dito po talo! Emergency! Dali! Asa si Dr. Dr. Brinkley! Oh, ang mama mo. Nurse! Huh? Ano sa'yo? Ma? Ma? Ma, please hold on. Internal organs na tinamaan ng bala. What are you trying to say, Doc? We have to operate. Kailangan natin alisin ang bala. That doesn't guarantee mabubuhay si Mama. Pero mas malaking pag-asa natin if we operate. Alam ko mahirap mag-decide dahil sa relationship mo sa pasyente. But we're running out of time. We have to operate. Thank you.
Nice.